saan ko nakuha to? Think of stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Narito po ang video ni Doc Willie Ong kung saan ibinabahagi niya po ang kanyang pakikipaglaban sa sakit na cancer. At alamin natin kung ano nga ba ang sakit ni Doc Willie Ong. Noong birthday ko, around 8 months ago, doon ako nakaramdam ng back pain. Matagal na ako may back pain, matagal na ako masakit ang likod. Pero this time, biglang may masakit banda dito sa taas. Ito mga butas to ng mga biopsy. Biopsy 1, biopsy 2. Unang biopsy sa baba, itong biopsy dito. Dito pinakamasakit. Mga T10. T10, thoracic 10. Doon ko napansin, pag humiga ako, masakit. Kaya ko na lang humiga sa isang gabi, mga 2 hours or 3 hours. Tsaka iba pang symptoms ko, tiyan ko lumalaki. Kailan tayo nag-bunny? August 20, Tuesday. So, mga 17, 18, 19, that weekend. Akit mga kong. Wala lang ang ilo ko. Oh, sumakit siya bigla. Sobra sakit. Worst pain of my life. 10 out of 10. Iiyak ka. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw. Walang tulog. Nakaupo. Dasal ng dasal. Humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya. Para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod. Saksak. Ito. Saksak. Ito. Hindi mo alam ang position. 3 days. Kala ko spasm. Body spasm. Kasi wala makita sa labas. So, bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Kanyang malaki. Saan siya nagtatago? Ba't di ko nakapak? Nalaman na yung kalaban. Ang pangalan, sarcoma. Very rare. Pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big. Naiipit na ang liver, ang inferior vena cava, naiipit pa yung puso. Puso ko na nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Saan ko nakuha to? Think of stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti na na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Dahil sobra ako kayong mahal. Sobrang mahal ko ang Pilipino. Inungkot ako. Una, pero hindi. May purpose pa ang Diyos. May purpose pa ang Diyos. Pray. Nagagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer. Medyo miracle dapat. Dapat labanin daw ang cancer. Sarcoma. Marami ko nakita ng mission. Maniniwala ka nyo. Alam ko may Diyos. Alam ko may purpose buhay ko. Gagaling ba ako? Hindi. I don't know. I don't care if I get well or not. Basta, ito na panaginip pa ko na ng gabi. Ito nangyari kahapon. Ito nangyari ngayon. Para tayo nasa simulation. Yung kahapon di na mababago. Yung ngayon mababago pa eh. Importante choices ninyo. Free will. Maging mabait o hindi. Magpatawad, hindi. Tumulong, hindi. Kung desisyon nyo masama, tuloy-tuloy sa masama. Pati anak nyo apektado. Pag desisyon nyo maganda, mabait, matulungin, I love you all. That's all very important. More prayer. Pero din naman ako inisin na isa. Tungso nyo lang kung dasal. And then, mga followers, mag-iakong siya. Sana mag-aayos-ayos sa pamilya, love, forgiveness, compassion. Huwag magalit. Ayusin ang sarili. Malungkot ako, hindi. Swerte nga ako, may asawa ko nagbabantay. Swerte ako, may anak ako, panganay, si Angelica, Jenny, si Catherine, si Yenya na mahal na mahal ako. Binabantayan ako. I'm so blessed. Is this negative or positive? Negative, may bukol. Pero positive, naging close sa aking dalawang anak.
na dati may barrier kami. Pamilya ko naging close. So yan guys, dyan po natin nakita yung huling video ni Doc Willie Ong at wala na po siyang isinaad na iba pang detalye. Ang tanging maitutulong po natin kay Doc Willie Ong ay sabay-sabay po nating ipanalangin siya sa kanyang pakikipaglaban sa sakit na cancer. Panalangin para sa mga may sakit, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang nagbigay sa amin ng buhay. Ikaw rin ang may pinakakayanan na alagaan ang aming buhay. Ano man ang pag-iingat na gawin namin, masustansya man ang mga pagkain na kinakain namin, sapat man ang oras ng mga pahinga namin, dekalidad man ang mga gamot pati na mga vitamin ang iniinom namin, magagaling man ang mga doktor at tumitingin sa amin, Ikaw pa rin ang may pinakakayanang magdugtong at mag-alaga sa buhay namin. Ikaw ang aming pinakadakilang manggagamot at ang iyong pagmamahal ang aming pinakamabisang kamot. Yakapin mo po sana kami ng mapagpala mong mga kamay. Pagpalain mo kami mula taluktok ng aming ulo hanggang sa aming talampakan. Pagpalain mo ang bawat parte ng aming katawan, ang bawat sistema, ang bawat selula, upang ang lahat ng ito ay sama-samang maapektuhan at gumana sa paraang makabubuti sa aming kalusugan. Gabayan mo ang mga doctors at nurses na sa amin ay tumitingin at nag-aalaga. Maibigay nawa nila sa amin ang mga tamang payo at kamot. Kumalaw ka sa pamamagitan nila at yun ay maramdaman namin upang hindi man mawala ay mabawasan ng malaki ang aming mga takot at pag-aalala. Sinabi mong kami magtiwala sa iyo, tulungan mo po kami na magawa ito. Sabi nga po ng mga apostol mo, ang Panginoong Jesucristo, dagdagan mo pa po ang aming pananampalataya sa iyo sapagkat kuminsan kami nasasakta, nahihirapan, nalalata, naiinip at napapagod na. Tulungan mo pong huwag kaming pangibabawa ng mga negatibong bagay na ito na aming nararamdaman at ang iyong salita ay ang aming panghawakan. Yung salita mo na mahal mo kami, na hindi mo kami kalilimutan, na kami iyong pinakikinggan at kahit kailan ay hindi mo kami pababayaan. Yung salita mo sa 1 Pedro 2:24 na sa pamamagitan ng iyong mga sugat ay nailigtas mo na kaming lahat. Tulungan mo po kaming huwag mag-ulit sa tukso ng Diablo na nagsasabi sa amin na hindi mo kami mahal, na hindi mo kami pinakikinggan, na ang mga nararanasan naming paghihirap ay bahagi ng kaparusahang binigay mo dahil sa aming mga kasalanan. Alam po namin na hindi ka ganito, pero patawad kung minsan naisip namin ito. Kaya muntik na kaming magtampo at lumayo sa iyo. Nakalimutan namin tapat ka sa pangako mo. Nakalimutan namin walang imposible sa iyo. Nakalimutan namin na isang buong pananampalataya lamang ang hinihiling mo mula sa amin upang para sa amin ay makagawa ka ng milagro. Mula ngayon, Panginoon, ito ay ibibigay namin sa iyo. Iwasan na namin ang mag-aalala. Pagkus ay aasa kami sa mga mangyayari pang maganda. Iwasan na po namin ang malungkot. Magkos ay pipiliin na po namin maging masaya. Bibigyan namin ng magandang laban ang demonyo na pilit kaming ginugupo at nilalayo sa iyo. Katawan lang namin ang kaya niyang sirain, pero hindi ang aming espiritu. Kaya kapag mas pinalakas mo na ang espiritong ito dahil sa aming pananampalataya sa iyo, ay wala nang magagawa ang Diablo kundi palayain na ng tuluyan ang aming katawan na kanyang matagal lang pinahihirapan. Hinihiling po namin ito, Panginoong Diyos, sa iyong pamamagitan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen.